Hey everybody! Welcome back again to my new video. Second vlog ko na po ito ngayong araw. At ngayon naman po ay pag-usapan po natin bilang isang kindergarten teacher. Hello po sa ating mga kindergarten teacher dyan. Ay pag-usapan po natin kung ano-ano nga ba yung mga awards na ibinibigay ng isang kindergarten teacher sa kanyang mga kindergarten pupils or kindergarten awardees. So, nitong Saturday lamang po, November 12, 2022, ay naganap po sa lahat ng public school sa Pilipinas yung first portfolio day for the first quarter sa school year 2022-2023. Sa ating mga new teacher dyan na nasa kindergarten naka-assign, ay i-reveal po natin, ay i-share ko po sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga awards na maaring matanggap ng ating mga kindergarten achievers. Let's start. Unahin po natin yung mga major award. Ito po yung mga major, kumbaga saan talaga na parang skills ng isang bata. Ito po, una dito, ay yung number one, first na maaaring mong may award sa iyong estudyante ay yung award in communication or self-expression. Sila po yung mga magaling sa communication or communication skills. So, ang example po ng title dito ay yung Public Speaker Award, Good Communicator Award, and or Word Weaver Award. Next, yung pangalawa po ay yung award in literacy, reading, composing, and writing. Ito naman po yung mga kindergarten pupils natin na magaling yung sulat kamay, magaling magbasa, magaling magsulat, magaling mag-compose. Ito po yung mga sample titles na maaring ibigay natin sa kanila. Batang Manunulat Award, Star Reader Award, Aspiring Author Award, Bookworm Award, Book Lover Award, and Potential Composer Award. Pangatlo po ay yung Award in Numeracy, yung mga magaling naman sa numero or matematika. So sila po yung mga, ito po yung mga title na maaaring mailagay sa certificates. Una, yung Quantum Leap Award or Budding Mathematician Award. Pang-apat po, yung Award in Performing Arts, such as Singing and Dancing. So, halimbawa ng mga title dito na maaaring mailagay sa certificate ay yung Tinig ng Kabataan Award, Young Dancer Award, Young Singer Award, The Voice, Graceful Dancer Award. Panglima, yung Award in Physical Agility. Halimbawa dito, yung Athletics Award and Sporty Kid Award. So, kalimitan yung mga binibigyan ko dito, yung mga lalaki na mga kindergarten pupils ko. Paminsan-minsan lang yung mga batang babae. Pang-anim, yung Award in Science. Yung pang-anim po ay yung Award in Science. Maaring yung title ng title dito ay yung Quantum Leap Award, Naturalist Award, Budding Scientist Award, and or Kinder Curious Award. Pang-pito po ay yung Award in Self-Care. Halimbawa dito yung Self-Care Star Award, Neat Kid Award, Tiny Tidy Award. Pang-walo, yung Award in Visual Arts, such as yung coloring and drawing. Ito naman yung mga bata natin na magaling sa pag-draw, magaling sa sketching, yung mga ganang-ganyan, yung mga artistic, yung mga ganon. So yung title dito maaaring ilagay sa certificate ay yung Awesome Artist Award and yung Artistic Hands Award. So itong first 8 po ay nakabase sa Performance Award for Kindergarten. So ito naman po yung mga character traits for kindergarten. So mga award din po ito sila. So halimbawa dito ay yung active participation. Yung active participation. Halimbawa sa mga ano dito ay yung Eager Beaver Award. Kung sa participation magaling siya, di ba? Next, yung cheerfulness.
So, yung title dito ay Sunshine Award, Cheerful Soul Award, and Exuberant Heart Award. Ang madaming lamok. Next, yung cooperation or yung team player siya na bata sa klase. Yung maaaring maibigay sa kanya ay yung Collaborative Kid Award. Pwede rin yung Miss or Mr. Congeniality. Ay hindi, Contributor Award and Team Player Award. Next, yung friend yung friendliness. Ito yung ano siya, yung friendly siya na bata. So ito yung maaaring ibigay sa kanya. Friendly Neighbor Award, Miss or Mr. Congeniality, and Kinder Buddy Award. Next, Gentleness. Ito naman yung maaaring maibigay sa kanya na ilalagay sa certificate. Peacemaker Award, Ambassador Award, Peacekeeper Award. So may mga bata kasi talaga tayo na ano siya, parang silent lang, tahimik lang, pero may potential naman. Pang-anim yung hardworking or perseverance. Ito yung mga title na sample, Extra Miler Award, Task Champ Award, and BCB Award. Next, number 7, helpfulness. Halimbawa dito, yung Happy Helper Award. So number 8, yung honesty, yung mga mata, yung mga honest na bata. Halimbawa dito ng example ng mga title na maaaring ilagay sa certificate ay yung Honest Kid Award and Matapat Award. Pang-siyam, yung may initiative na bata. Ito yung bata na bibigyan natin ng award na may initiative siya. So ano yung maaaring ibigay sa kanya? Ito, Enthusiastic Learner Award and Sparkler Award. Ang init. Next, kindness. Ito yung mga kind, may busilak na kalooban ng mga bata. Halimbawa dito, yung Golden Heart Award. Next, number 11, leadership. Yung, di ba, yung leadership, leaders are made, not born. So, ito yung mga bata na kinakikitaan natin ang potensyal para maging isang leader or may kakayahang maging isang leader. So, kung nakikita nyo sa isang bata yan, maaaring mong ibigay sa kanya yung Mr. or Miss Motivator, Kinder Leader Award, as well as the Little Teacher Award. Number 12 is the Motivation or Enthusiasm. So, maaaring mong ibigay sa kanya yung award na Eager Beaver Award. Next, Patience. So, yung ibibigay mo sa kanyang award ay yung Miss or Mr. Patience and Patience Advocate Award. Next, number 14, yung sinatawag na Perseverance. So, maaaring mong ibigay dito yung Out of Your Shell Award, Extra Miler Award, and Determined Kid Award. Number 15, yung Persistence Award naman. Yung maaaring mong ibigay dito ay yung Tenacious Striver Award and Batang Masigasig Award. Number 16, Politeness, yung Magalang or Courtesy. Yung maaaring mong ibigay dito ay yung Batang Magalang Award and Courteous Kid Award. Next, number 17, Responsibility, Batang Maasahan Award. Yun po yung maaaring mong ibigay sa kanya. Number 18, ito yung mga bata natin na may tinatawag na risk-taking. Sila po yung mga Brave Soul Awardee. So, bibigyan natin sila ng Brave Soul Award or Kaya Ko Award. Yun po. Number 19, Self-Discipline. Yung award na maaaring natin ibigay sa kanila ay yung Prudent Worker Award and or Disiplinado Ako Award. Number 20, ito yung mga mahilig mag-share or sharing. Great Giver Award and Mapagbigay Award. Next is yung tinatawag na Sportsmanship. Yung tawag sa kanila naman, yung maaaring ibigay natin na award sa kanila ay yung Good Sport Award. So marami pa po, maraming talaga yung awards na maaari nating ibigay sa ating kindergarten pupils.
aside sa certificate, aside sa ribbons, aside sa medals, pwede rin natin sila bigyan ng mga gift like yung candies, chocolate, sweets, lollipop, or mga damit. Gusto, anong yung gusto natin? Milk? Kayong bahala, basta mamotivate sila na matuto at magpursigi sa kanilang pag-aaral. So katulad ko, nag-award din ako dati ng yung mga achiever, yung top 1, top 2, top 3, ganun, para mamotivate sila, magkaroon sila ng competition sa sarili na kayang-kaya naman nilang mag-top 1, kayang-kaya nila mag-top 2, or kung contento na sila sa pagiging top 3, ay ma-maintain nila yung position na yan. So again, marami po yung certificates, yung award na maaaring natin ibigay sa ating mga kindergarten pupils. Nasa atin na po yan, kindergarten teacher, kung ano pa. Pwede rin po yung perfect attendance awardee. Pwede rin po yun. Kayo na po yung bahala. Pwede rin, kayo nasa inyo na po yan, nasa discretion nyo na po yan. Basta sa ikabubuti ng bata para sila ay mamotivate, then why not? So I hope marami kayong natutunan dito sa video na ito, lalong-lalo na sa ating mga new kindergarten teacher dyan. Mabuhay po tayong lahat, kasi sobrang mahirap po talagang magturo ng kindergarten pupils, kasi di ba, most of the time hindi naman tayo masyado nakakapagturo sa kanila, kasi tayo, disiplina, saway na lang tayo, kasi marami talagang makukulit sa kindergarten. Pero syempre, mga bata pa yan sila eh, nasa 4 to 5 years old. So, nasa ating mga teachers na din kung paano sila ma-motivate. So, saludo po ako sa ating mga kindergarten teachers dyan, sa iyong pasensya at sa iyong dedikasyon sa trabaho. So, paki-like naman po at paki-share ng video na ito para marami din po yung alam kung ano pa yung mga awards na maaaring maibigay sa ating mga kindergarten pupils. So, nung Saturday po, ay nag-award po ako as a host, as the MC of the, of the program, dun sa naganap na Portfolio Day. And, isi-share ko po yung pag-announce ko ng mga honors, starting from first up to kung ano pa yung mga minor awards doon sa ating mga kindergarten pupils. And dito na po, achievers for the first quarter of this school year: Juvic P. Suyong. Juvic P. Suyong. Can I call the parents of Juvic P. Suyong? Next is Trisha Isianes. So Grisha Isianes is the star in recognition for being the Star Reader Awardee, Good Communicator Award, Big Eid Award, and the Awesome Artist Award. Congratulations. Mariah Tena El Cuyo, Academic Achiever, and with the award as the Public Speaker Award, Batang Manulat Award, Neat Kid Award, and the Eager Beaver Award. Next, open up. Pinky Reg C. Morales. Pinky Reg Morales. Samara E. Trozona, Academic Achiever, and with the award as the Eager Beaver Awardee, Out of Your Shell Award, Neat Kid Award, Brave Soul Award. Congratulations, Samara. Ma'am, English, you hold. She's not responding. She's a foreigner. Ivan James C. Sevillano. Wow, damot kuan. James will receive the award, Eager Beaver Award, Batang Manila Award, Eager Daddy Award, and Golden Heart Award. Zach Miguel A. Haskew. He is the Extra Miler Awardee,
Batang Manulat Awardee, Kinder Buddy Award, and the Meet Kid Award. Last is Marie Lauren P. Rizos, Academic Achiever, and is the Batang Manulat Awardee, Out of Your Shell Award, and the Meet Kid Award. Zaylee Kate is Lombre. Zaylee Kate is Lombre. Anime S. Montaño. Greg T. Alera. Rafael Balusca. Raven Clark Balusca. Carlo B. Gubala. Prince Orkin. O Prince B. Orkin. May I call the presence of the parent? He is the Tenacious Striker and the Eager Beaver Awardee. Mary Joyce C. Gamba. BCB Award and Determined Kid Award. Javed Ethan Panganuron. John Mark B. Rodriguez. John Mark Segaliano. Okay, so he is the Tenacious Driver Awardee. Noemi E. Ongbalayan, the Peacemaker Awardee. Chloe B. V. Cahite. Raika Duran. Raika Induran as the Brave Soul Awardee. Joella T. Ramos, the Tenacious Driver. Okay, so thank you very much and congratulations. So, I hope you've learned a lot from this topic and sana nag-enjoy kayo sa video at may natutunan din. Thank you very much for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!